Unang gali, hari ikaw, si Jesus nagsabat. Dinasigin mo, mahari ako. Tungkol sini, nagpakatawa ako at nagkari sa kalibutan sa pagsaksi sa kamaturan. Ang yara sa kamaturan, nagpamati sa ako. Ang Ebanghelyo sa Diyo. Dalawin ka, o Diyoong Yeso Kristo, Panginoon, malingkod ko mapamati sa Diyo. Viva Kristo Hari! Viva! Ayun, malakas na. Gusto ko yung spirit na nandun sa likod. Kanina pa yun eh. Matingin pa naman yung ituloy ba ko lang yung gitara. Diba yung gitara ituloy. Parang yun na, half-beat ka. Ito ang natin niya. Talagang tamang-tama. Meron kayo para kayo malalaw. Pansin nyo. Kulitin ko nga yung ano natin. Yung gospel affirmation. Mukhang maganda yun. Tapos maganda siguro may palakpak ng konti. Kasi may nakita ako na mabang pinakanta may pumagrap ako. Kaya yung dating style nila. Sige nga po yun. Itay ninyo dun sa gitara ni Kuling ha, sa kanta. Pinagalitan niya ako. Di lang ako optimik. Di ba sinabihan kita na gato gano'n, hinihintayin mo kasi may pupuntahan ako kasi dapat ang yan, ang bilis. Ako masama ang pakiramdam ko at sabi ko, bago pa ako, di mo na kita papatulan. Kaya. So hinayak ako tulad siya. Yung mga kasama niya na nakilala na akong pare, nagulat sa ginawa nung kasama nila. At ang nakakatuwa pa, alagad siya ng kanilang kapila. Di niya alam kung sino ang pausap niya. Hinayaw ko na, hinayaw ko ngayon. Then eventually, nalimas-masan siguro, kasi may nakikita ko parang pinapa-senyas na siya ng mga kasama niya, kaya hindi siya tumitikil, pero napansin niyo, but eventually, yun ang mga nangyari. Sabi ko, sorry po, nakalimutan ko rin po kasi nawala sa isip ko. Kasi matagal siya bago bumalik. Tapos may dumating ulit na parang sa iyo. Madali sabi, nalaman niya yung tayo ako, nag-sorry din siya. Sabi ko, wala akong problema. So bilang pamayaran, nag-iikot-ikot kami, kasama ko siya. Hindi ko naman siya pinasama. Kasi kapag nasa misyon,
halos ako lang mag-isa. Okay lang ako, sabi ko, hindi naman ako maaari. Kasi kasama ko ang Diyos. Anyhow, sumama siya. Pagdating namin sa isang bahay, may manandang may-ari ng bahay. Then of course, pare, nalaman na pare ang bumisita, bukod sa guwapo na. Sabi ng katanda, ay lakas nakikinig kayo, nakikinig kayo. Wala rin mo kung nakikinig mo. Sister, pakisabi na lang nasa unahan mo na wala kinigin. Okay na, perfect. Sabi sa akin ng matanda, Father, marami kong salamat. It's parang, hindi ko nga sa speaker eh, pero try to engage that. It's an honor na you're here. Parang ganunig na ang matanda. Sabi ko, wala kong doubt. It's actually my honor. Sabi ko, ganun sa kanya. Pero Father, hindi talaga. Salamat mo na marami. Dahil dinalo mo po ang lugar namin. Lalo na ang bahay ko. Hindi na nangyari. Bilang sumabat itong kasama ko. Hindi ba dapat mas maging tao na ito? Maging parang honored ka dahil dinalaw ka ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo? Nagulat ako. Sabi ko, sino siya sa Jesucristo? Wala naman. But for sure, hindi ako. Nasabi nung matanda, hindi! Si Father talaga ang pinaka-honored ko na bisita, hindi ang Panginoong Jesucristo. Sinuwing na ulit. Hindi dapat, di ba ang dapat pinaka-honored ko na bisita ay ang Panginoong Jesucristo? Hindi dapat si Father. Sabi nung matanda, hindi! Si Father talaga ang pinaka-honored ko na bisita. Kunti na lang mag-aaway na. Ako na natin, tahimik lang ako sa mga sige na kung sino talaga ang test. Buti na lang kasi pa ako palaway din ba ako. So kung awa ninyo ako, pag-trip kong patunan kayo, papatunan ko kayo. Pero palihig, eh. Hindi na ako lang sila, kahimik lang pala sila. Then eventually, may salita na yung nakanda. Hindi ang Panginoon Jesucristo ang pinaka-honor ko na bisita. Ang alam ko si Father. Bakit? Ang Panginoon Jesucristo ay nakatira na sa bahay dito ng pasipahan na ito at hindi na siya bisita. Yung kasama ko at ako ang ating celebration subong na Domingo ng pahalutong sa atin na tayo ang ating Diyos na si Kristo hari ay nagkahari na hindi lang sa bahay natin kundi sa ating mga pagkusubong sa ating pagkakulong. This celebration is a reminder for us na huwag ka maghari-hari-hari. Huwag ka maghari-hari-hari. Kaya may arak na natinay na hari. Pero siyempre, dahil gusto natin magkakulong, pagkakila, epa, gusto natin maghari-hari. Gusto natin maghari-hari. Sana ang pag-celebrate natin ito ng Kristong Hari hindi lang nagpapaalala sana ang halitanan natin sa ating buhay, sa ating mga puso ay ang Diyos Jesucristo. Kundi pinapaalalahan na rin tayo yung sinasabi niya na karaan yung palalayo ng mga Israelita ay siya mga Israel. Now we should not die with all our heart, with all our mind, with all our soul. Kung kinikilala natin siya, dapat gano'n yung ating attitude. Ginilukog man ako ng Ginoo.
na buo na akong nakapuso na akong lumayag ng aking kalat. Wala na iba. Natudakot, wala na tayong pagkakataon para maging hari, maging reyna, or even prinsesa or prinsipe. Ipakita natin yun sa ating buhay. Huwag ka na mag-alit-alitan. Huwag ka na mag-alit-alitan. Naisip ko, kaya siguro tayo nag-alit-alitan at nag-alit-alitan kasi may laro tayo ng bata tayo. Sabi ko baka dito ito nagsimula. Mga pinuperang reyna. This celebration ay nagsasabi din sa atin na meron ka sa celebration na yes, we cannot please everybody. Of course, we cannot. Nga, dapat isa lang kasi ang atong pinipleas. Ang Ginoo. Yun yan, ang tayo nagre-reyna-reyna, ang tayo nagre-reyna-reyna, ang tayo kung sino-sino na ang pinipleas natin. Nakalimutan na natin kung sino pa talaga dapat ang ating pinipleas. Isa lang dapat ang ating pinipleas, ang atong Ginoo Jesucristo. Kung kaya, sana, bilang mga kabisunod ng ating Ginoo, sana mas maipakita natin itong paghahari ito ng ating Ginoong Jesucristo. Ipakita natin na ang kaharian o ang pagiging hari ng ating Ginoong Jesucristo ay lagi na talaga lang dito sa atin. Paano natin gagawin yun? Simple lang. Gumawa ka ng mabuti. Preoccupy mo ang sarili mo sa paggawa ng mabuti. Period. Ito yung sinasabi ko din lagi sa mga pinagbibigyan, sa mga maliwoy, malinaw, pinagbibigyan. Imagine niyo kung lahat tayo ay marunong mahal, lahat tayo hindi mayamang, hindi malamot, marunong unawa, napakahaba ng pagkaisa. Ano kaya sabihin niyo ang kaya? Ang kapistahan ito, ang celebrity ito ng Kristong Hari ay nagsasabi sa atin. Gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, sa ating isipan. Bilang manifestation, simbolo na tunay mo na ang hari natin ay ang atong Ginoo Jesucristo. Kung nagatuloy ka mo na ang hari natin ay ang atong Ginoo Jesucristo, talibot